suot ko yung favorite kong shirt na regalo sa akin no, ni Verena na nasa Germany. Asawa siya ng brother-in-law ko. So Verena, again, thank you so much for this this t-shirt. Actually itong vlog na to tungkol lang sa pag unload ko nung drums ko sa kotse. Hiniram kasi siya ng drummer namin sa Maybe Thursday. So ngayon ko lang siya nakuha after the longest time. Sobrang luma na nitong drum set ko na to eh. Importante siya sa akin. Bakit siya importante sa akin? Kasi regalo siya sa akin ng AirPods ko. High school pa yata ako noon nung binili niya to. High school ako, third year high school. Ang unang instrument ko kasi natutunan gitara. Pero nung pagdating ko nung high school, mga second year yata, for some reason nagkaroon ako ng interest sa drums. Hindi ko makonsider sarili ko na drummer kasi unang-una hindi naman ako aral. Actually, yung nagturo sa akin mag-gitara at saka mag-drums yung kuya ko. So, lahat na nalalaman ko sa music, ako yung may sanhi nun. Yun, sobrang importante sa akin itong drums na to, and tuwing nakikita ko itong drums na to, it reminds me of my dad. And it reminds me of everything, the whole process, from the point na dinudungaw-dungaw ko lang siya sa JB Music Store noon. Syempre wala pang perang pambili, 'di ba? So after school, kung may extra pa akong pamasahe, pupunta ako sa JB Music Cubao. Tapos wala lang, tatambay lang ako doon. As in, mukha akong gago. Dudungaw doon sa music store. Titignan ko lahat ng mga amplifier nila, ng mga gitara. Minsan nayayamot na nga yung mga tindero sa akin kasi hindi naman ako bumibili. Minsan kung may bibilin man ako, pick. So, pero yun yung sobrang na-inlove talaga ako sa pagtugtog ng drums. Na tipong wala ka ibang iniisip kundi yun. Pag nasa klase ka, at malamang magagalit nanay ko kasi malalaman niya na hindi ako focus sa pag-aaral. Yung alam mo yun, yung nasa klase ka, wala ka ibang iniisip kundi magtumugtog, kundi gumawa ng kanta. Ang gago, nagtatambol ka dun sa mesa mo, yung ballpen mo, yung lapis mo, ginagawa mong drumstick. Kahit sa opisina, ngayon nagtatrabaho na ako, madalas mo akong gago. Madalas nag-air drums ako pag naglalakad, ganyan, pag may naisip akong kanta, ganun. Balik ako dun sa kwento ko. Ang kwento ko is, yun nga, sobrang importante sa akin itong drums na to kasi regalo sa akin ng AirPod ko. AirPod ko, sumalangit na wa. He passed away September 2008. And I can really remember yung panahon na binili namin yun, as in. So ano yun eh, sa SM Cubao yun, kasama ko nanay ko, kasama ko AirPods ko. Yung pera ng AirPods ko, nakabundle. As in, nakabundle, nakatago sa medyas. Ewan ko, old school yung tatay ko, hindi siya naniniwala sa bangko eh. Gabi na yun, pasara na yung JB Music that time. Tapos, ang nakakatuwa pa nun, yung nabili kong drums is yung talagang specific na drums na gusto kong bilhin. Exact color, yung exact brand and model. Drums na yun is yung Fernando na drum set. Naalala ko pa nun, it comes with free Planet Z three-piece cymbal set na Planet Z. Siya yung entry level ng Zildjian noon. Para dun sa mga gusto lang magsimula. Tulad ko. Nung pagdating namin dun sa store, naalala ko, gabi na yun, pinabayaran na namin. Pero it turns out, out of stock pala yung kulay na gusto ko. Ang ginawa nung manager sa JB Music, tumawag siya sa SM Mega Mall and na-verify niya na merong stocks nung gusto kong kulay dun sa SM Mega Mall. So, kinabukasan na namin bali nakuha yung drums. Ang nakakatuwa pa nun is may free Zildjian drumstick siya. So, may free cymbals na yung drums, may free Zildjian drumstick pa na signature model ni Michael Alba. Sa mga hindi nakakilala kay Mr. Michael Alba, siya ang pinakamalupit na drummer dito sa Pilipinas. Model din siya ng Zildjian. Basta ang galing niya. Lagi ko rin siyang ni-YouTube. Pag pinapanood ko siya mag-drums, sobrang out of this world yung mga pinaggagagawa niya. So yun, nandun siya. Nung binabayaran na namin, pumasok siya dun sa tindahan. Kakilala niya kasi yung manager. So, pinakilala ako ng manager kay Michael Alba.
Saktong-sakto napapirmahan ko yung drumstick na yun kay Mr. Michael Alba. Tuwan-tuwa talaga ako nun. Nag-demo pa siya. Ang galing din niya palang mag-percussions. Bukod sa drums, well, syempre kung magaling siya mag-drums din, naturalmente magaling siya mag-percussions. Ang galing! Sa tinuruan niya ako kung paano yung basic sa percussion, sa bongos. Tapos, yun, kinabukasan, airpods ko lang yun nasa bahay. So, na-convince ko siya. Sabi ko, Dad, tara, pick upin na natin yung drums dun sa SM Mega Mall. May dalawa lang na airpods ko. Tuwan-tuwa ako nun. Umalis kami hapon. Pero nakarating kami dun gabi na. Kasi parang nawala yata kami. Airpods ko kasi nasa abroad. So, parang medyo nakalimutan niya na yung mga pasikot-sikot dito sa Manila. Yun, naalala ko talaga. Nung dinampot ko yung... Nung pinick up namin yung drums dun sa basement ng Mega Mall, naalala ko hindi na siya nag-park nun. Nandun lang siya sa may basement. Naka-hazard, tasabay. yun, niload namin yung drums dun sa van na nirent namin. So yun lang, wala lang. Parang hanggang ngayon, sobrang fresh pa rin yung memory ko nung kung paano namin kinuha yung ano, yung drums. So yun lang yung gusto kong i-share. Yun lang naman. Pero I guess it's one thing na pwede kong i-relate dun sa... Malamang marami sa inyo nakanood na nung The Secret, di ba? Yung Law of Attraction thing. Sobrang... Nung napanood ko yung Law of Attraction, it reminded me buying the drums. Siyempre, as a kid, alam ko naman yung financial status namin. Alam ko na hindi naman kami well off. And buying a drums, parang ano siya, parang sobrang napakamahal niya. Wala lang, parang isipin nyo, no? Gumagana pala talaga yung ganun. So kung ano yung laging tumatakbo sa utak mo, sa isip mo, mangyayari siya. Good example is yung drums. Yung exact same model, yun yung napipicture ko sa utak ko. And pag nagda-daydream ako, parang sobrang as if totoo na nandun na siya sa kwarto ko. Nasa sulok siya ng kwarto ko. Tuwing papasok ko sa kwarto kasi na-visualize ko talaga na it's as if nandun na siya. And then, yun, nangyari. Nagkaroon ng pagkakataon na mabili ko yun. So yun, kaya sobrang naging firm believer ako ng The Secret. alam ko, maraming mawiwirduhan sa inyo eh. Or sabihin niya, shoo, secret. Pero, wala akong pake. Wala akong pakialam. Kasi, di ba, sa akin nag-work siya eh. Kung nag-work siya sa akin, then, di ba, that's it. Yun lang. So, yun lang yung gusto kong i-share, I guess. So, yun. I-unload na natin yung drum set. Kasi ang tagal niya nang nandito sa sasakyan. I can't. Kahon. Ito yung kahon ni Don. Don? Akin na to. The kitty is the background. Do you know how to play this? No? How? I'll teach you how to play this. Can you bring this inside? Papa, where do you play it? Where do you press it? You don't press it. You tap it. You bang it. How? Where? There. Right there. Get away. Huh? Huh?
yun lang yung vlog, yung pag-unload lang ng drum set. Hindi ko talaga ma-visualize or hindi ko talaga, well, sumasagi minsan sa isip ko na ibenta siya pag minsan talagang kapos na kapos ka sa budget, pero hindi, sobrang importante siya sa akin kaya hindi ko siya mapakawalan. Kahit yung gitara na RG series na regalo ng AirPods ko, naalala ko nun, hindi yun yung pinapabili ko sa kanya. Ang pinapabili ko sa AirPods ko nun that time is yung gitara ni Tom DeLonge ng Blink-182, kasi sobrang trying hard fan talaga. I mean, trying hard talaga ako maging Tom DeLonge nun. Idol na idol ko yung Blink-182, yung signature guitar ni Tom DeLonge, yun talaga yung gusto kong bilhin. Kaya lang mahal siya that time. Well, natutuwa pa rin ako kasi yung AirPods ko, kahit na hindi niya binili yung exact model na gusto kong bilhin, nag-exert talaga siya ng effort para bilhin ako ng electric guitar. Pero napakaganda niyang gitara. Black, as in jet black siya. Pero ngayon malamang amag black na siya kasi tagal ko na di nagagamit. So, yun lang. That's it. That concludes my vlog for today. Sana mag-enjoy kayo sa panonood. Kahit na medyo boring siya. At saka, practice lang naman to eh. Nagpa-practice lang ako paano mag-vlog. So, huwag niyong kalimutan supportahan ng Midrange Manila. Pwede rin kayo mag-subscribe sa channel ko. I-type nyo lang yung pangalan ko, John Dacasin. So, yun. Yun lang. That's it. Bye!